ang Divisoria. Okay, salamat po ha, Saiga Purinji. Ayan, thank you po. Eto, eto po, puntahan natin tong ano na to. Itong isa pa pong video na kung saan po ay nepotism dapat ay ano na dapat tong si ano eh, si Hani Lacuna. Ma-disqualify dapat to. Si Hani Lacuna. Sana mayroong makaisip nito. Sana mayroong makapagano. Sana po mayroong makaisip na ano na magano po dito kaya Hani Lacuna magdemanda. Alam niyo po kung bakit? Panoorin natin 'to. Eto. Wala bang nakakaisip na taga Manila na magdemanda ng nepotismo dito ay Lacuna? Alam niyo po ba na labas po sa batas ang ginawa ni Hani Lacuna na pagpapapuesto sa kanyang buong kamag-anakan? Sabi ko nga din sa nakaraang vlog ko baka kung buhay pa lolo't lola nito, buhay pa nga lolo nito sa tuhod, lola nito sa tuhod, baka inupo pa nito sa sa Maynila Baka pinwesto din sa Maynila. Ito katulad nito. Olay Lacuna. Liga President Consilor. Arnold Pangan, City Health Officer. Philip Lacuna, brother of the Mayor, 6th District Consilor. Yung asawa, Executive Assistant. Dennis Lacuna, kapatid, Department Head ng City Planning Officer. Yung Arnold Pangan, asawa niya, Department Head ng City Health Officer. Tapos itong sa Lacuna, kapatid din. Aba, nepotismong nepotismo to. Section 49 of the Constitution, Kuya Victor Innocentes. Diba? Hawig na hawig kay Mike Rama to. Ko kapal Mike Rame, sasabihin mong hindi pa sariling interes yung mga dalawang brother-in-law mo pinuwesto mo. Hindi ba pansariling interes yun? Nanlilisik ang katotohanan ng One Big Happy Family sa Manila City Hall, mga Lacuna. Eto, maliwanag na maliwanag to, nepotismo to . Aba, Mayor Hani, balut-balut ka na. Wala pa ba magsasampa ng demanda dyan? Maliwanag to, nepotismo to. Diba, sana naman may makaisip dyan na magsampa ng demanda sa ombudsman para itong si Hani Lacuna masampulan sa ginawa niyang nepotismo doon po sa City Hall. Biruin mo kapatid, lahat ha, kapatid, mga in-laws, lahat po ginawang
mga ano, mga tauhan. Mar Joseph. Ano ba naman yan? Diba? Sana meron pong makapag-demanda na dyan. Meron na pong makaisip na ano yan, na i-demanda yan si Hani Lacuna. Kasi po, labag na labag yan sa batas. Ah, hanggang ano po yan? Hanggang third. Consanguinity third. Ano ba yon? Third party of consanguinity and affinity. Ah, eh, ito nga si, ano, si, Hani Lacuna, ultimo kapatid. Ito nga kay, ano eh, kay Mike Rama, diba? Brother-in-law. Nepotism. Eh, kay Hani Lacuna, asawa. Alam niyo po, meron pong lumabas na balita. Ha? Wala pong makakapigil talaga. Sabi ha, walang makakapigil sa isang nakaupo sa gobyerno na i-appoint niya ang kanyang mga kamag-anak. Pero, wala rin po makakapigil kung may magkakaso ng nepotism. Eh, maliwanag dito si nepotism na nepotism to eh. Ha? Kaya dapat po, sana, meron naman pong makaisip na taga, ano, taga Maynila dyan na ipareklamo na po yan sa ombudsman. Kasi yan po, labag na labag sa batas natin yan. Yan nepotism na yan na ginagawa nitong si Hani Lacuna. Ah, nepotism na nepotism po yan. Biruin mo, asawa, kapatid, in-laws, lahat na lang. Ah, lahat na lang, inupo. Ginawang tauhan. Eh baka pati mga pamangkin, nakapwesto rin, hindi lang natin alam. Ha? Baka pati pamangkin, nakaupo po, hindi lang natin alam. Sus Mar Joseph. Ano ba yan na Mayor Hani? Kaya pala sabi mo, wala nang babalik. Kasi, eh, nepotism ke. Para kang si Sarah. Ayaw nang umalis sa pwesto. Oh, nakso, tama. Parang si Garma din. Diba si Garma, pamangkin, pinsan, kapatid, anak, pinuwesto sa ano? Pinuwesto po sa PCSO. Ito, maliwan to ha. Pakinggan ulit natin yung balita. Ayan ha. Brother-in-law. Ha, brother-in-law lang. Ito, kasawa at mismong kapatid, ginawang tauhan. O, wala talagang babalik dyan. 8% na lang eh, no? Kuya Ivan. Kuya Rod, kaya pala bawal sa City Hall Yorme vloggers during her time. Even the mainstream media men are not encouraged for interviews. O, pag-upo ni Yorme sa Hunyo, biglang babayit ulit si ate kay little brother niya. Bilis mapiko ni Ampalaya Lacuna. Kaya kahapon, parang ano eh, sabi ko, gustong-gusto ko ng i-live kahapon to eh. Gustong-gusto ko na i-topic, kaya lang eh, hindi ko maputol yung live ko kahapon eh. Oh, Jeff Hamak. Oo, dapat kasuhan yan. Kasi yung mayor ng Cebu na si Rama ay na-convicted kahapon yata yun ng nepotism. Ay, wala bang ano? Walang audio? Tama po ba? Wala pong audio? Kuya, ano? Richard Ira? O, wala nang iboto ang dating mayor na nagbenta ng Divisoria at iba pa. Bobo po ba kayo, Darwin Mora? Eh, si Hani Lacuna pa mismo na gano'n niya na, nagpaliwanag niya na, na hindi naman na kakawalan sa Maynila. Ah, okay po, okay po.
Bobo ka ba, Darwin Mora? O tanga? O parehas, bobo tanga ka? Hindi mo ba alam? Ah, ang nagano? Ah, nagsasabi na hindi kawalan itong sa Maynila na ito na pagbenta ng Divisoria Mall. Ah, sinabi ni Hani Lacuna yan. Ah, walang ano, wala daw kita ang Maynila kaya binenta yan. Luging-lugi ang Maynila. Huwag kang manood dito kung bobo ka ha, bawal bobo dito. Pasensya ka na ha, Darwin Mora, bobo ka eh. Oh, mas bobo ka, nanonood ka sa akin eh. Bobo ka, Darwin Mora. Mas bobo ka, nanonood ka sa akin eh. Bobo! Buong pamilya mo, Darwin Mora, bobo! Nanay, tatay mo, bobo, kasi pinanganak ka, nagtanak sila ng anak na bobo. Ah, kaparehas ka ni Hani Lacuna, bobo. Ah, mag-research ka muna bago ka mag-comment, bobo. Bobo. Eh, tanga-tanga. Binenta daw ang Divisoria. Tanga! Palibasa eh, makapag-comment. Ang ganyan yung mga ano eh. Ah, mga troll, saka yung mga ano. Tawag dito, mga ano yan, yung mga may ma-comment lang ba? Ah, pinapauna ang emosyon. Ah, when emotion is high, ah, intelligence is low. Kaya maraming bobo na mga nagko-comment diyan na mga anti ano, anti Yormico Moreno. Kasi yung mga bobo na yan, hindi sa kanila tinuro kung ano yung totoo. Balikan natin itong balita dahil wala daw pong ano kanina. Bugok ka, Rama. Bugok yan si Rama. Pero yung may punwesto mo yung dalawang brother-in-law mo, tapos sasabihin mo, paglilingkod na walang pansariling interes, eh, pagpwesto mo pa lang, dyan sa dalawa mong brother-in-law, diba, yan eh, maliwanag na yan, na yan ay isang nepotismo. Kaya ka na, ano, kaya ka na ano dyan. Kaya ka na tanggal dyan sa pagka-mayor. Mas malala, si Hani Lacuna. Balikan ulit natin, Hani Lacuna. Yon, brother-in-law lang. Eto, si Hani Lacuna, asawa niya na si Arnold Pangan, ginawang city health officer. Yung kapatid niya, city planning officer. Department head. Aba. Ano nang gagawin natin diyan na mga taga Maynila? Aba, eh dapat na po yata nga i-ano 'yan. Ireklamo 'yan. Aksyonan niyo na po. 'Di ba sobra na po ito? Parang ginagawa pong ano, palabigasan nila ang Maynila. 'Di ba maliwanag 'to, ginagawa nilang palabigasan ng Maynila. Iba, paano na lang yung iba?
Diba, paano yung ibang nangangarap na magtrabaho dyan po sa Maynila? Paano na lang yung ibang mas qualified magtrabaho sa munisipyo? Diba? Jesus Mario Joseph. Mga di taga Manila ang nagko-comment na boy benta si Yorme. Pag taga Manila, alam ang gawa ni Yorme, kaya siya pinababalik ng mga Manilenyo. O, Kuya Rod Samson, si Lacuna as vice ang pasimuno sa konseho na nagpa-ramdam ng selling ng Divisoria Mall, kaya malinaw ang dahilan dito. Diba? O, mga taga di man, mga hindi nga po taga Maynila yan. Yung nagsasabi nga boy benta si Yorme. Kasi si Hani Lacuna nga eh, di ba? Siya nga nagpaliwanag niyan eh. O yan, o. Nepotismo. Sagutin mo yan, Hani Lacuna. Ba't walang nagpakaso pa dyan? Ireklamo niyo na yun sa ombudsman katulad ng ginawa kay ano, kaya Mike Rama. Yan ang dapat na gawin po ng ating mga kababayan sa Maynila. Kasi kapag po ito, hindi po ito nakasuhan, delikado yan. Uulitin at uulitin yan. Diba? Kita nyo, kaya pala kapit to ko sa pwesto. Wala bang audio? Naku, oo nga, ba't walang audio? Wala nga audio yung balita kanina. Diba, kaya po, eto nga eh, si Mike Rama na ban. Ban po ah, sa public office. Dapat lang din itong si Hani Lacuna, ipababa rin po sa public office to. Sana po merong magreklamo dyan. Sana po may makaisip dyan. Si Philippine Fake Minority Leader umaway kay Consi JTB sa 25 billion budget railroading. San po yun? Umaway kay Consi JTB sa 25 billion na budget. Kala ko ba walang budget ang Maynila, bakit merong 25 billion para sa railroad? Okay, sabi niya Kuya Ivan Pulang, Ivan P, isang building lang 'yan sa DB, 1 billion pesos na kuha nila diyan, panggawa ng condo para sa mahirap. Totoo po 'yan, na i-vlog ko nga 'yan eh. O konti na din yung Capital Report at City Hall Vlogs. Kuya Ivan, yun yung Capital Report. Wala nang nanonood gaano eh. Kaya Mayor Hani Lacuna, mag-isip-isip ka na. Mag-balut-balut ka na din. O, Kuya Victor Innocentes, Lucky 7, Family Corporation sa City Hall. Analisa Punyo, ang Maynila nagmukhang Maynila sa panahon ni Yorme, pero nung si Hani na dumugyot ang Maynila, paano hindi dudugyot? Puro kamag-anak pala inupo. Siyempre, hindi mo masisita yan. Malu de los Reyes, Yorme Isko Moreno Dumagoso, ang tunay na may pagmamalasakit at pagmamahal sa Maynila. Eugenia Bangiran, please support Isko Moreno. Yes po, sinusupport po natin yan. Kuya Victor, sa konseho yung na-news. Okay po yung nag-away-away. Kuya Rod Samson, sa sobrang beast mode, pati TikToker na si Eli San Pedro, pina-cyber libel ng City Hall. Yun nga po. Kaya lang, Kuya Rod Samson, nakita ko yung ano na yun, Eli o Eli San Pedro na yun, kakandidato pala, kaya pala nag-iingay eh. Walang latoy na broadcaster si Lacuna. Walang ano eh, walang ka-interesting na ibabalita. Jojo Derit, Isko na ulit ang mayor ng Manila. Yun nga po. Yan ang ating sure win na yan talaga. Okay, Ate Malu,
pinabayaan ni Lacuna ang Maynila, sayang iyong oras niya bilang mayor. O, Musang Taekwondo Flash, Baseco, Porteria, Manila. Pogi, shoutout ha. Kaya alam niyo po, hindi na ako magtaka kung bakit nga po talagang si Yorme ay makakuha po ng napakataas na survey rating sa Okta Research, 86%. Ha? Laban dito kay Hani Lacuna na 8%. Bakit? Ha? Kasi ayaw na ng taong bayan kay ate. Ayaw na ng taong bayan kay ate na dinugyot ang Maynila, pinabayaan ng mga Manilenyo. Yung mga nasimulan ni Yorme, hindi niya ginawa. Kaya ayaw na ng Maynila. Oh, Baseco, Porteria, Manila, solid Yorme Chi daw po. Ngayon na, kung makikita niyo po yung ano, yung FB page ni Hani Lacuna, ang daming ganap, kung saan-saan namimigay ng tulong. Ha? Alam niyo kung bakit? Kasi magkakampanyahan na. Hindi po natin kailangan ng ganyang politiko na magsisipag lang kapag kampanyahan na. Kapag po kampanyahan, saka lang natin nakikitang nakikipagkamay sa taong bayan at lumalabas sa kanyang lungga. Hindi po natin kailangan yan. Oh, sabi ni Kuya Rod Samson, sa husay magbenta ni Isko sa potential ng Manila to claim back its former glory, daming dumalaw na ambassadors, daming nag-donate. Tama po. O, si ate 13% to 8%, puro ayuda, pantrapo. Kaya tama yung sabi ni Hani Lacuna sa kanyang ano, sa kanyang pahayag doon sa ano po. O, eto. Pakita natin ha. Yung kanyang sinisigaw. Yung wag ka nang babalik o wala nang babalik. Tama po yun yung ano, yung kanyang sinisigaw na yon. Tignan po natin ha ito. Pakita ko sa inyo ha. Talagang sasabihin ng ano yan eh. Sasabihin talaga ng ni Hani Lacuna yan. Bakit? Hindi na talaga siya makakabalik eh. Malabo nang makabalik si Hani Lacuna. Pakinggan natin. Hayaan ko na lang ang taong bayan sa Maynila ang sumagot. Kita nyo yan? Hani, umalis ka na daw. Hani Lacuna, umalis ka na raw. Diba? Bobo. Hero Boys, Bobo. Kita nyo, sinisigaw ng taong bayan, bumalik na si Yorme. Si Hani Lacuna, pinapalayas na. Oh. Hayaan ko na lang ng taong bayan sa... Ala ko kakainin yung mic eh. Jojo Derit, shoutout po ah. Tignan nyo, parang kakainin yung mic eh. Oh. Hayaan ko na lang ng taong bayan sa Maynila ang sumagot.
diba? Mayor Misko Moreno, pinapabalik siya. Si Hani Lacuna, pinapalayas. Oh, muntik nang isubo ang mic. Oh, laki ng bunga nga eh, no? Jojo Derit. Alberto Valero, sang aliwalas ng Maynila kay Yorme. Albert, ang Paranaque po, hindi na maganda ang Maynila ngayon. Kay Yorme ang aliwalas. Oh, Hani, Hani, umalis ka na. Erwin Lasquite. Overacting payang si Lacuna, parang sinapian pag nangangampanya. Rowy Castano. Pa-victim effect. Ha? Akala mo kawawang kawawa. Ah, kasi nga po, yan po yung ano eh. Ah, yan po yung style. Ah, yung mga I feel betrayed. Mga pa ganun-ganun, bumenta na yan. Ah, hindi na uubra yung mga I feel betrayed nyo. Hindi na pwede yan sa, ano, sa mga taga-Maynila yan. Oh, Malu de los Reyes, sayang image ni Lacuna, very low level, doktora pa naman. Chip na chip eh, no? Oh, may purpose po pala kaya hindi nanalo ang Pangulo Sisko dahil kailangan siya ng Maynila, Lucila de la Cruz. Oh, bawat tirit ni ate, lalo lang nagagalit taong bayan. Tama po. Oh. Wilma Soliano, nababaliw na si Lacuna. Kawawa naman. Doktor yan. Diba, ba't hindi niya i-check up ang sarili niya? Diba, check up kaya niya sarili niya? Eh wala eh, katulad niya, no? Nilampaso siya ni Yorme sa Okta Research. 86% si Yorme, si Hani Lacuna 8%. Kung ako yan, di na ako kandidato. Magbabarangay tanod muna ako. Unang shoutout pa lang ni Lacuna, tumapos na sa bossing na sa Manila. Malamang na walk in the park pero grabeng yakap pa rin sa Manilenyos. Tama po, Kuya Rod Samson. O, tama po si Miss Lucila. Kailangan ng Maynila si Mayor Isko. O, Ate Malu de los Reyes. Eh, ala eh. Binugyot nyo Maynila, Mayor Hani. Binagdagan mo pa ng nepotism. O, di ayaw na sa'yo ngayon ng Maynila. Diba? Ayaw na sa'yo ngayon ng